Ngayon naman po, magka-cut out lettering po tayo ngayon. Turuan ko po kayo kung paano po ang natawag na cut out lettering. Ito po yung mostly ginagamit mo sa mga dati yung sa mga uniform, sa mga athletic uniform, kung wala pang mga rubberized. Ito po ang ginagamit cut out lettering sa mga basketball uniform. Hali po kayo at turuan ko po kayo paano ang cutout lettering. Una, guguhit muna kayo na yung pattern nyo. Inisukat po, para sa beginners lang. I-demo ko lang po sa inyo paano po ang paggawa para po pantay yung lettering nyo, yung width at height niya. Gawin muna tayo ng square. Ito po kasi yung uso dati nung may chef pa kami. Kaya nanay, ito po yung tinatawag na patch. Una, yung tela muna is siya almirol yun sa gaw-gaw. Then siyempre pag tumigas yun kapaaraw, so dun ka nakukuha ng kakato po na lettering for patch para sa uniform. Pata una po na unahin po natin is paano po ang cutout lettering. Ganda po ng background music ko, no? Diba, ang letter natin eh, A to Z. So, kailangan mo po i-cut out yun, yung A to Z na yun, nang wala kang pattern. Try po natin to, unang kwan. Diba, A, B, C. And sa numbering is 1 to 10. Dati po kasi sa mga athletic uniform, di po ba, may usunod ng mga Ginebra, Alaska, San Miguel. So yun pong kwan na yun, yun ang po itatatak mo sa kwan, sa uniform. Di mayroon din silang surname sa likod and then number. So, lapit po natin. Una po is A. Yan. A. A. Yan. So, ito na po yung A. A. So, cut out lettering lang po siya. Wala kang ginuhit. Wala kang pattern na ginamit. So, meaning, cut out is yung sa isip mo lang, oh, kakat mo sa isang square na ano, papel o kaya sa tela. Sa pamagitan lang muna, siyempre, alam kung ano yung itsura ng letter. Yun po ang tinatawag na cutout. So, A. Sunod po natin is B. Basic muna ho. And then, sunod natin yung number.
Mondes. So, meron ka ng letter B. So, A, yung una, A, and then B. So, meron ka na pong A and B na nakatout. So, sunod mo natin is number naman. Paano katin ang number sa cutout? Una, number 1. Wala po siyang gagamitin pattern. Ayan. And then, 1 na po. Number 1. And then, next, 2. Wala ka pong gagamitin pattern. And cut out lang. Yan. Suto na po siya. So, meron ka ng 1. Meron ka ng 1. Saka 2. Pinagdikit mo yan, is 12. Pwede naman nga siyang 21. Ito yan. So, mayroon ka ng nakatout na number and letter. Ito po ang tinatawag na cutout lettering. So, dati po, nung high school ako, sa mga projects namin, isang sa school arts, ito po, nagagamit ko po ito sa aking mga projects. Din sa room namin. So na ito na po ang cutout lettering natin. So kung bubuka po ng pangalan, so true cutout din po. Kasi sabi natin Jordan number 23. Sabi po natin si Jordan 23. Sa ano naman, no? Sa pagkatout naman ng pangalan, let's say sabihin natin sa likod ng sando, sa basketball uniform, is mayroon siyang dalawang klase na pattern sa likod. Pwede siyang straight or pa-rainbow. Pero iba ang cutting ng pagkakat ng lettering mo nun. Ito pong kinakat natin ngayon is straight. Kasi po kasi, after nang maidikit sa yun sa uniform, yung lettering na cutout, tatayan po yun ng zigzag. So, ayun na yung mabubuo mo sa athletic uniform na patch. Ito lang po yung mga basic na cutout. Yan. Jordan na. Jor. Madali lang po itong pag-cutout. After po nito, tuturo ko sa inyo yung slow-mo, paano ang kwan cut out. Hindi po kagaya ngayon na meron ng
yung tinatawag na imbos, yung print sa damit, yung tinatawag na rubberized, madali na lang po kayo ngayon yun kaysa kumpara dati. Is talagang may it takes time. So Jordan na po siya. Ito po, oh. Jordan. So nakabuo na po ng pangalan na Jordan. Mostly po, ito ginagamit sa uniform sa likod, inialagay, patch. Pwede rin po kung gagawa ka rin ng sarili mong design or pang display sa iyong kwarto. Gawa na po tayo ng number niya. So, number niya, since na si Jordan, is number niya is 23, nagawa po tayo ng 23 through cut out. Ayan. Wala siya parang Zay. Dito. So, ito na siya. 2. So, naman natin ng 3. Katagalan, no? Hindi mo na kailangan ng guhit-guhit. Tantsahan na lang din. Lalo yung ticker niya. So, 23 na siya. Ano ba? 23 na siya. Pakita po sa inyo ng malapitan. Ayan. So nakakat kaya ng pangalan saka number through cut out lettering. So yun na po. Meron ka ng cut-out lettering. Jordan. Michael Jordan. Subscribe lang po kayo sa aking channel. Sa kay Bobby's TV. Para po sa mga updated po na iba pang pwede nating pag sama-samahan na pag-aralan sa mga outing out happening, so mga event, kailangan pa rin po natin talagang mag-ingat, always wearing mask and social distancing po, lalo po pag nasa labas tayo. Please subscribe po and like and share. Maraming salamat po sa mga nanonood at sumusuporta. God bless po, and to God be the glory. Jordan 23. Welcome to Bobby's TV. Like and subscribe. Share na din.